Mga kabayan, good morning. Good morning sa inyo lahat. Yan. Ngayon mga kabayan, nandito ako sa trailer. Kasi itong trailer naguguluhan din ako. Bakit mga kabayan? Kasi itong trailer na isuso, ang hina pa magkarga ng hangin. Tapos ang pinagtatakahan ko, itong cambio na, itong selector niya, nag-a-automatic pag-idiin ko yung clutch, nag-a-automatic papasok na siya sa trisira, sa pangatlong gear. Ngayon, pinapaandar ko, ipapakita ko ngayon sa inyo, bakit siya nag-a-automatic, na manual naman siya. Buti pa nga yung automatic kasi ilalagay mo lang kung anong design ng automatic nyo, ilalagay nyo lang sa drive, tatakbo na siya. Ito, hindi nyo hahawakan yung selector niya, bitawan nyo lang, idiin nyo lang yung clutch, nag-a-automatic siya. Aba, ibang modelo na ito mga kabayan. Ito ay Isuzu mga kabayan na trailer. Kaya ngayon, pinapaandar ko. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, mahigit na 5 minutes na natin pinapaandar kasi hindi pa rin yung hangin niya masyado nagkakarga. Kaya tingnan niyo mga kabayan, ha. Ayan mga kabayan, oh. Yan. Ito yung hangin niya mga kabayan. Ito naman yung main niya. Yan. Yan. Wag ito kasi sa battery charging naman to. At saka ito sa diesel. Ito naman sa overheating. Ganyo. Tapos ang lakas pa ng RPM niya mga kabayan. Aabot ng 11,000. Yan, oh. Sabagay, nagkakarga pa na ng hangin. So ang hina mga kabayan, oh, tingnan nyo. Ayan. So ang gagawin natin ito, babaklasin muna natin yung check valve. Yung dalawang check valve niya doon, ipalilinis natin sa labas at saka palitan ng filter. Kasi barado lang to mga kabayan. Ayan. Ayan. Ngayon, ito naman, bago natin to i-troubleshoot, ipapakita ko muna sa inyo kung bakit siya pumapasok ng hindi natin gagalawin. Mahigit pa sa automatic mga kabayan. Antayin muna natin to na aakyat sa 7 o 8, 9 ba? Tsaka natin idiin yung clutch. Tsaka siya mag-automatic mga kabayan papasok. Ayan. Kaya malalaman nyo mga kabayan kung ano talaga yung problema nito. I-troubleshoot natin ngayon. So bago natin to makuha, unahin muna natin yon check valve niya baklasin. Para malaman natin kung ano talaga ang sira, bakit siya nag-automatic. Antayin nyo lang mga kabayan, ayan, malapit na. Ayan. 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 Sa hindi pa marunong itong trailer na tumingin ng dashboard, ayan, yung mga indicator niya, ayan. Ito ay brake, handbrake, parking brake niya. Ayan ang bakit siya nakailaw kasi nakataas yung handbrake na yan. Ito naman mga kabayan yung EBS niya, yan. At saka ito yung main hangin niya, yan. Yan, yan oh, may nakalagay na main air, yan. Ito naman ay fuel, battery charging niya. Ito ay para sa overheating, yan.
Yan. Ito naman ang gauge ng hangin niya. Yan. Yan. Ito naman ay pressure ng oil niya sa gauge din. Yan. Ito ay RPM. Ayan. Yan. Ito ay speedometer. Ayan mga kabayan. Sa hindi pa marunong ha, ito. Ito ay Isuzu na trailer mga kabayan. Ayan. Yan. Yan. Kita nyo. Yan. Ngayon, tutrubulsot natin mga kabayan. Antayin muna natin na mapulto. Yan. Tagal mga kabayan, no? Grabe mga kabayan, ang dumi mga kabayan, no? Yan. Yan. Malalaman nyo mga kabayan na okay na siya kasi ito mawawala na to. Yan, tingnan nyo, napakahina mga kabayan. Ayan mga kabayan, nawala na. So ang ibig sabihin niyan mga kabayan, pwede na natin patakbuhin. Ayan, nawala na yung indicator ng handbrake niya, yung ilaw na pula dito. Kaya titingnan niyo yung hangin, ayan. Umaabot na siya ng 6, yung isa naman muntik nang aabot ng 7. Ayan. Ngayon ipapakita ko sa inyo mga kabayan kung ano ang problema nito. Ididiin ko yung clutch, ayan, ito. Tingnan nyo nang mabuti ha. Yan, hindi ko yan gagalawin. Yan, tingnan nyo lang oh. Tingnan nyo ngayon ha oh. Diba nag-automatic siya. Ulitin natin ha, neutral ko ha. Yan. Yan. Tingnan nyo ha oh. Bitawan ko. Ididiin ko yung clutch ulit. Ito. Tingnan nyo ha oh. Ayan mga kabayan. Yan ang problema niya mga kabayan. Kung bakit yung driver nahihirapan. Kasi nag-automatic siya ng trisira. Mas higit pa sa automatic mga kabayan. Ayan, ulitin natin ha. Ayan. Manual yan mga kabayan. No? Tingnan nyo, manual yan. Kaso pag idiin mo yung clutch. Ayan, bilitawan ko. Ayan. Ngayon ididiin ko ha. Tingnan nyo. Oh. Ayan, 'yon ang problema niya mga kabayan. Yan. Yan. So ngayon, ito na problema. Hindi ito transmission kundi 'yung booster niya sa clutch mga kabayan. Pero bago natin 'to i-troubleshoot, na problema nito na mag-automatic siya, uunahin muna natin tong hangin. Ito mga kabayan, ipapakita ko sa inyo ha. Papatayin muna natin. Yan. Ito mga kabayan ay Isuzu na trailer mga kabayan. Ayan. Isuzu to mga kabayan. Ayan.
Ito muna ang babaklasin natin, mga kabayan, ito. Ito ang tandaan nyo, mga kabayan, bago nyo baklasin, itong hose dito. Kasi may hose dito na bibilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Kasama na itong mga maliliit, mga kabayan, lahat na binilang ko, kasama itong wire na nakakabit. Kasi papalitan natin ito ng L filter, ito, filter niya. At saka ito ipapalinis natin. Ayan. Ayan. At saka ito, mga kabayan. Ito. Tandaan din ninyo, may nakatip naman, itong pula, pula ito, mga kabayan, sa ibabaw. Itong green naman, sa gitna. Itong walang tip naman, sa ibaba. Walang problema itong malaki kasi nag-iisa lang siya. Ayan. Ito naman, mga kabayan, ay dalawa. Ito ay hindi pwede pagpalitin. Ayan. Ito nga pala, mga kabayan, nang sinusuplayan ng hangin ito, ay itong handbrake niya doon sa likuran. Ito. Ito nakadugtong niya. Ito. Kaya huwag niyong babalik tayo din magkabit. Ayan. Kasi hindi nyo makikita kung paano ito baklasin. Madali lang to, luwagan nyo lang to. Ito. Ito, mabubunot naman itong hose, mga kabayan. Idiin nyo lang. Ito. Idiin lang to, idiin. Linisan nyo muna. Tapos idiin, bunot din itong hose. Ayan, idiin lang to. Ganun. Ganun. Para hindi kayo mahihirapan, ito na lang babaklasin nyo. Ayan. Yan. Pero madali lang ito baklasin. Idiin mo lang ganyan. Mabubunot mo na ito. Tapos itong apat niyang nut dito, mga kabayan. Yan. Yan. Yun namang maka-automatic, mga kabayan. Ito yung problema niya. Sa clutch booster niya ito. Yan. Titingnan natin yung booster niya sa ibaba. At saka ito. Ayan. So bago natin ito galawin, ito muna uunahin natin. At saka yung pinapakita ko sa inyo. Hindi nyo makikita na paano ko baklasin kasi ako lang mag-isa. Madali lang ito, mga kabayan. Simple naman ito, babaklasin natin. Ito at saka ito kasama na. Padadala natin sa labas. May 17 dito na bolt. 4 na bolt. Mababaklas na yan. Ayan. So yun lang, mga kabayan, sana palagi kayong naka-subscribe sa aking channel, Camino Lois TV. Abangan nyo lang yung part 2 nito, mga kabayan, kung paano natin isosolve yung problema nito. Ito, mga kabayan, ay Street 6 yung engine niya, mga kabayan, ayan o. Ayan. Kaso naman, mga kabayan, sira naman itong seat niya para maitaas yung cowl niya. Dito naman, sira din. O naubusan na ng langis. Kaya ngayon, marami itong gagawin, mga kabayan. Kaya abangan nyo lang yung part 2 nito sa video ko. Kung paano natin ito masusunod lahat. Itong problema nitong trailer. Sa bago yun, mga kabayan, uunahin ko to, baklasin. Padadala sa labas, palinis natin. Linisan lang yan kung anong pwedeng palitan ng mga gasket, cup kit, ganun. Palitan doon sa labas. At saka yun, inisan ulit. Ayan. Bago natin baklasin to. Para ma-sure natin kung ano talaga ang problema niya. Bakit siya nag-a-automatic. Ayan. Sana, mga kabayan, palagi kayong nakasubscribe sa aking YouTube, Camino Lois TV. At pindutin yung notification bell. At huwag din ninyong kalimutan i-share. At sana i-like na rin ninyo, mga kabayan. Okay, mga kabayan. Maraming salamat sa inyo, mga kabayan. Sana huwag niyong kalimutan suportahan yung channel ko, mga kabayan. Para marami pa kayong video makikita, mga kabayan, tungkol sa ginagawa ko o pag-aayos ng sasakyan. Kahit konti may malalaman kayo, mga kabayan. Paunti-unti, mga kabayan. Ito, mga kabayan, ay Isuzu trailer, mga kabayan. Ayan.
Okay mga kabayan. Maraming salamat mga kabayan. Ingat kayo palagi at God bless sa inyo lahat kung saan man kayo. Ingat mga kabayan. Okay mga kabayan. Bye-bye mga kabayan. Ngayon mga kabayan, lalagyan ko na to ng langis ngayon at saka babaklasin ko na. Bago nyo baklasin to mga kabayan, i-check muna yung hangin kung may hangin na naka-stack sa tangke niya. Ganito lang mga kabayan, no? Yan. Ganyan. Yan. I-renew lahat ang tangke kung may naka-stack na hangin. Kasi kung may naka-stack yan na hangin, baka ma-aksidente tayo. Tatalsikan yung mata natin o ano, daming tubig mga kabayan, no? Tingnan nyo. Yung mga kabayan. Yan ang umpisa ng ano mga kabayan. Check nyo lahat ng tangke na ano, baka may naka-stack na hangin. Ayan mga kabayan. So ngayon, na-check na natin lahat ng tangke. Wala ang hangin, na-stack kasi na-drain na natin. Lagyan muna natin ito ng langis para maiangat natin yung kaul niya. Saka baklasin na natin to. Okay mga kabayan. Yan. Hindi nyo makikita na baklasin ko kasi wala namang kameraman. Yung sinasabi ko kanina, yung in-explain ko sa inyo, ganun din mga kabayan. Okay mga kabayan. Mamaya, pag nabaklas ko na, ipapakita ko sa inyo. Isali na lang natin yan mga kabayan para isang alisan lang. Okay mga kabayan. Ayan mga kabayan. Ayan. Ayan na siya mga kabayan. Ito mga kabayan, hindi ito pwede pagpalit-palitin mga kabayan na hose. Sa hindi pa marunong, hindi ito pwede pagpalit-palitin. Ito na mga hose. Madali lang ito baklasin mga kabayan. Yan, papakita ko sa inyo paano baklasin ha. Yan. Yan, linisin nyo muna. Yan, nalinis ko na. Yan, yan. Tingnan nyo ha. Itong walang tip, dito to. Ito namang may tip na green. Dyan siya. Tingnan nyo ha, paano baklasin. Idiin nyo lang itong hose. Ganyan. Yan mga kabayan, diin. Tapos, idiin nyo din to. Yan, oh. Oh, ganun lang kadali mga kabayan. Yan. Ito naman, ganyan pa rin, diin. Yan. Tingnan nyo ha. Di pwede ito magkapalit. At saka itong sa ibaba. Ito naman, walang tip. Baka magpalit sila dahil pareho silang walang tip. Ngayon, titipa natin ang itim. Sa hindi pa marunong ha, sa hindi pa marunong nito mga kabayan. Yung marunong naman, please comment down below para malalaman ko kung ano ang pagkakamali ko. Ngayon, ititip natin to para hindi magpalit sila kasi pareho silang walang tip. Ititip natin ang itim. Yan. Sa hindi pa marunong ha, mga kabayan. Yan. Ititip mo lang to ng itim para hindi kayo mawawala. Yan. Yan. So, tandaan na, ang itim nasa ilalim ng green. Yan. So, ayan mga kabayan, sana naintindihan niyo paano baklasin. Idiin lang 'to, ito. Mabubunot na 'tong hose. Okay. Tingnan niyo mga kabayan 'no, ang dumi. Oh. Tingnan niyo. Oh. Yan. Para nang putik. Kaya 'yung hangin niya hindi na masyadong mailis magpunta sa tangke niya kasi sobra ng dumi oh. Ito ang filter niya mga kabayan. Yan, itanggal ko na nga yung filter mga kabayan. Ayan oh, ang dumi. Yan, ganun lang mga kabayan, ganun lang kadali magbaklas nito. Yan, ito naman ididiin nyo, medyo matigas kaso diin lang mga kabayan. Yan, diin din to. Medyo masikip.
Bukan nga natin. Yan. Ganun lang kadali mga kabayan, ha, magbaklas. Tandaan ang mabuti kung saan nakalagay ang mga hose. Yan. Ito naman sa kabila. Tugas. Kasi hindi pagpalit-palitin itong mga hose nito mga kabayan. Tigas pa rin. Kaya kailangan tsaga-tsaga lang ito mga kabayan. Ito mga kabayan, ganun lang baklasin. Ganun sa lahat ng hose dito, ganun pa rin. Ididiin nyo lang. Matatanggal na to. Okay mga kabayan. So abangan nyo lang ang pagkabit nito mga kabayan. Kasi baka mahulog yung cellphone ko. Kaya abangan nyo lang ang pagkabit nito. Basta nakikita nyo kung paano baklasin itong hose. At saka itong hose, hindi pwede baliktad-baliktad din. Magkapalit sila ng pwesto. Kasi yung supply ng hangin natin, ito ang tandaan natin. Kasi once na babaliktad ito mga kabayan, hindi magkakarga ng hangin. Dahil dito, kasi ito halimbawa ito na hose. Pag napuno na yung tanke, mag-automatic off to, magko-close yung check valve niya. Sa ibang hose naman siya pupunta para malagyan yung ibang tanke niya, yung supply niya. Kaya sana mga kabayan, naiintindihan nyo. At saka naiangat ko na din yung kaul mga kabayan. Nalagyan ko na ng langis dito. Yan. Naiangat ko na din yung kaul. Yan. O, ito na ang makina niya mga kabayan. Yan. So sana mga kabayan, kahit kunting video, may nalalaman kayo mga kabayan kung paano magbaklas ng ano bang tawag nito sa iba. Hindi ko lang alam. Ito ang check valve to sa trailer. O anong tawag nila dito, hindi ko lang sure kung anong pangalan nito mga kabayan. Ayan. Okay mga kabayan, maraming salamat sa inyo mga kabayan. Abangan nyo lang yung part 2 nito, kung paano ikabit at saka paano natin masosolve yung problema niya. Na itong trailer na automatic, na hindi naman siya automatic, higit pa sa automatic. Kaya ayun lang sana mga kabayan, may natutunan kayo sa aking kunting na-share na video sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kabayan. Abangan nyo lang ang pagkabit ng part 2 nito mga kabayan. Okay mga kabayan, maraming salamat mga kabayan. Mga kabayan, ito na, nabaklas ko na. Ayan. Ito, ipat-check natin doon sa labas. Baka pwedeng palitan ng gasket. Ito. Ito, papalinis natin. Ayan. Ito, dalawa. Ayan. At saka ito. Nakapalitan na naman natin ng filter. Ayan. Ayan na mga kabayan, no. Binaklas ko yung kadugtong niya. Kasi ito ang magtutulak sa selector niya doon sa lalim mga kabayan. Ayan. Ayan. Siguro may leak na dito sa ilalim. Kaya hindi na nag close yung hangin niya dito sa may ano dito sa yata sa loob to. Parang valve. Ayan. Kaya ngayon, papadala natin sa labas, papalinis natin to lahat. Papalitan na, bahala na doon ang tagagawa nito. Kung anong diskarte nila. So, pag-aayos sa kanila. Ayan. Ano siya mga kabayan, no? Baka magtataka kayo mga kabayan, bakit dito lang ang ginagawa ko, bakit tinaas ko pa yung kaul niya. Tinaas ko yung kaul niya mga kabayan kasi tinitik ko yung compressor niya. Yan. Ito yung compressor niya. Yan. Ayos naman, pati yung linya doon niya,
yung magsusupply ng hangin, itong hose na malaki ito, doon papunta dito. Yan, ayos naman yung hangin niya, supply. Kaya yun lang tatlo, isa dito, isa doon, saka yung filter at saka yung transmission booster niya. Yan. Yan lang ang papapadala natin, mga kabayan. Kaya abangan nyo yung part 2 nito, mga kabayan. Isoso na trailer ito, mga kabayan. Ayan. Yan. So, sana abangan nyo, mga kabayan, ang part 2 nito. Ulitin ko, itong hose, hindi pwede pagpapalit-palit ng posisyon. Sa kabila, ganun din. Hindi pwede magpalit-palit sila. Ayan. So, sana mga kabayan, palagi kayong nakasubscribe sa aking channel, Camino Loy TV, at pindutin yung notification bell para updated kayo sa aking mga videong ipopost, mga kabayan. At sana mga kabayan, huwag din ninyong kalimutan i-share yung aking mga video para sa hindi pa marunong, may matutunan naman sila, mga kabayan. Okay, mga kabayan, maraming salamat sa inyo, mga kabayan. Sana huwag kayong magsawang suportahan yung channel ko, mga kabayan. At shout out nga pala kang Briggs Abar at saka kang Igso Boboy, Basti, Linghon, sa lahat-lahat ng hindi ko na mention, ka DigiWing, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. At sa lahat-lahat na, lalo na kang Richie Aban, maraming salamat, Che. At sana palagi kang nakasubaybay sa aking YouTube. At saka kang Jing Pabilar, maraming salamat, Jing, sa pagsuporta sa aking channel. Kaya ganun lang sana, yung iba na hindi ko na mention, sana huwag kayong magagalit. Lahat-lahat ng nagsusuporta sa aking channel, maraming salamat sa inyo at God bless. Sana bigyan kayo ng kalakasan ng katawan ng nasa taas. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Bye-bye. Abangan nyo lang yung part 2 nito kung paano ikabit, mga kabayan. Okay, mga kabayan, maraming salamat. Ngayon, ipapadala na natin to, mga kabayan. Ayan. Okay, mga kabayan, maraming salamat. Bye-bye.